Sa lesson 9 po, may mga lalabas pong adverbs of degree. Ito pong adverbs of degree na nakasulat po dito, ito po ay ginagamit lamang po sa affirmative sentence or positive sentence. Siyempre po, ang formula nila ay naka-positive. Una po ay yoku. Yoku, ibig sabihin ay well. Sa Tagalog, pwedeng magaling, mahusay, or mabuti. At kung ano-ano pa. Next po, daytay. Daytay, ibig sabihin ay almost. Tagalog ay halos. Pangatlo, taksang. Taksang, many or much, ibig sabihin marami. Number four, sokoshi. Sokoshi, a little or a few, ibig sabihin po ay kaunti. Adverbs of degree po tayo na sa negative sentence naman po ginagamit. Siyempre, sa negative formula po. Una ay amari. Amari. Ang ibig sabihin ay not so. Lumabas na po ito kay lesson 8. Ang ibig sabihin sa Tagalog, hindi masyado or hindi gaano. Pangalawa po ay zeng-zeng. Zeng-zeng. Ang ibig sabihin naman po nito ay not at all. Sa Tagalog po, hindi kailanman or walang anuman. Ang ibig sabihin po ng walang anuman dito, ang gusto mong ipahayag ay walang anuman na kahit ano. Kapag sinabi mo pong zeng-zeng, ang gusto mo pong tukuyin doon, walang wala po talaga. Ngayon po yung ating adverbs of degree. Nilagyan po natin ngayon ng verb para malaman po natin kung anong mga verbs lamang po ang kanilang dapat na kasama. Yung yoku at daitai sokoshi na adverbs, ito po ay ginagamit po natin sa mga positive sentence at syempre sa positive formula. Kapag sinabi nyo pong adverbs of degree, ito po yung nagbibigay ng level sa ating mga sentence. Halimbawa po, yoku wakarimas. Ibig sabihin, naunawaan ng mabuti. Next, daitai wakarimas. Ibig sabihin, naunawaan halos or halos naunawaan. Sokoshi wakarimas, ibig sabihin no, naunawaan ng kaunti or naiintindihan ng kaunti. Yun po ang makakasama ni wakarimas na mga adverbs. Si yoku, si daitai, si sokoshi lamang po. Sila-sila po ang pwedeng magkakasama. Yoku wakarimas, daitai wakarimas, sokoshi wakarimas. Next po, taksan at saka si sokoshi, ang makakasama niya naman pong verb ay si arimas. Ito pong dalawang to ay ginagamit din po ito sa positive sentence. Siyempre, positive formula din po. Taksan arimas, ibig sabihin, mayroon kang marami, you have a lot. Next, sokoshi arimas, ibig sabihin, mayroon kang kaunti. Ito po ang mga kasama ni arimas na adverbs of degree lamang, si taksan at saka si sokoshi. Punta po tayo dito sa negative natin. Yung wakarimas po, ginawa lang nating negative, naging wakarimasen. Ibig sabihin, hindi naiintindihan or hindi nauunawaan. Ang makakasama naman po ni wakarimase na adverbs of degree ay si amari at saka si zeng-zeng. Itong dalawang to ay ginagamit po kasi sa negative sentence at negative formula. Amari wakarimasen, ibig sabihin, hindi masyadong naiintindihan or hindi masyadong nauunawaan. Zeng-zeng wakarimasen, ibig sabihin hinding-hindi talaga naiintindihan or hinding-hindi talaga naunawaan. Yun po ang mga kasama ni wakarimasen, si amari at saka si zeng-zeng lamang po. Next, punta tayo dito kay arimasen. Si arimas naman po, ginawa lang negative, naging arimasen, ibig sabihin wala. Ito po ay ginagamit po sa bagay. Halimbawa po, sinabi mo po, amari arimasen, ibig sabihin, wala masyado. Next, zeng-zeng arimasen, ibig sabihin, walang-wala talaga. Ang makakasama po ni arimasen na adverbs of degree ay si amari at saka si zeng-zeng. Pattern number 6 na po tayo. Noun ga wakarimas. Yung wakarimas po, ibig sabihin, naunawaan, nakakaunawa, naintindihan, or nakakaintindi. Lahat po ng inyong mga naunawaan or naintindihan, dito lang po sa noun po ninyo ilalagay. Example po tayo, nakakaintindi ng English. Ang English po ay ego. Ego, particular ga, at yung wakarimas. Ego ga wakarimas.
Next po, hindi nakakaunawa ng Nihongo. May negative po tayo dito. Ang ating noun ay Nihongo. Particle ga, Nihongo ga. Dahil hindi nakakaunawa, hindi nakakaintindi, yung mas po, gagawin lang po nating masen. Magiging wakari masen. Basahin po natin, Nihongo ga wakari masen. Pattern number 7 na po tayo. Ang pattern number 7 po natin ay noun ga, adverbs of degree, wakarimas. Yung mga adverbs of degree na sinabi natin kanina na ginagamit natin kay wakarimas, dito lang po natin ilalagay. Wala pong particle ang adverbs of degree papunta kay wakarimas. Ang particle po niya ay nasa unahan, after ng noun na sinasabi mong naiintindihan or naunawaan mo. Translate po natin ang mga nakasulat dito. Naunawaang mabuti ang Nihongo or naiintindihang mabuti ang Nihongo. Ang noun mo ay Nihongo. Nihongo. Particle ga. Ano yung adverbs of degree mo? Naunawaang mabuti. Yung mabuti. Yoku. Ito po yun. Yoku. At wakarimas na po. Basahin po natin, Nihongo ga yoku wakarimas. Halimbawa, watashi wa Nihongo ga yoku wakarimas. Ngayon kung ibang tao, for example, si Jonah, Jonah sang wa Nihongo ga yoku wakarimas. Lalagyan mo lang po ng sino wa sa unahan, kung sino yung tinutukoy po ninyo na nakakaunawang mabuti. Next po, halos naiintindihan ang Nihongo. Nihongo. Particle ga, yung ating adverbs of degree ay halos, daitai naman po siya, daitai, wakarimas. Nihongo ga, daitai, wakarimas. Halos, naiintindihan ang Nihongo. Lagyan natin ng tao, watashi wa, Nihongo ga, daitai, wakarimas. Ibang tao naman, Jonasan wa, Nihongo ga, daitai, wakarimas. Next po, nakakaunawa ng kaunting Nihongo. Nihongo ga. Ang kaunti po ay Sokoshi. Basahin po natin, Nihongo ga Sokoshi wakarimas. Lagyan natin ng tao, watashi wa Nihongo ga Sokoshi wakarimas. Ibang tao naman, Jonasan wa Nihongo ga Sokoshi wakarimas. Napansin nyo po, puro wakarimas lang ang duro dahil ang tatlong yan ay ginagamit lamang po kay wakarimas at saka sa positive formula. Number 8 na po tayo. Noun ga, adverb of degree, wakarimasen. Si wakarimas kanina kay 7, ginawa lang po nating negative. Ibig sabihin ito, hindi nakakaintindi o hindi naunawaan. Yung hindi mo naunawaan, dito mo po sa unahan ilalagay. Tapos yung adverbs of degree mo na kasama yung negative na wakarimasen. Translate po natin yung nandito sa baba. Hindi masyadong nakakaintindi ng Nihongo. Nihongo pa rin ang ating noun. Particle ga, yung ating adverbs of degree ay hindi masyado, amari. Tapos, yung wakarimasen. Basahin po natin, Nihongo ga amari wakarimasen. Yung adverbs of degree natin papunta dun sa wakarimasen ay wala pong particle. Ang particle po ay naandito, after ng noun. Next po, hindi talaga nakakaintindi ng Nihongo. As in, walang-wala ka talagang naunawaan sa Nihongo. Sulat natin, Nihongo. Particle ga. At yung ano natin, adverbs of degree natin ay zeng-zeng. Zeng-zeng, wakarimasen. Nihongo ga, zeng-zeng, wakarimasen. Number 9 na po tayo. Ngayon po, ang ating pattern number 9 ay noun. Yung bagay po ang noun natin, ga arimas. Ibig sabihin, mayroon or meron. Ang tinutukoy po natin meron dito, ulitin ko po, bagay po lamang. Bawal po siya sa living things.
Example po tayo, mayroong camera. Camera. Parte carga. At yung mayro na arimas. Camera ga arimas. Next po, walang pera. Yung pera po ay okane. Okane, partikel ga. Yung wala, yung mas po, gagawin mo lang pong negative. Magiging arimasen. Okane ga arimasen. Basahin po natin, camera ga arimas. Palitan nyo lang po ito kung anong mga bagay-bagay na sasabihin nyong mayroon. Next, okane ga arimasen, walang pera. Palitan nyo rin po ito ng mga bagay na wala po kayo kung ano yung sinasabi nyong wala. Pattern number 10 na po tayo. Dito po, bagay yung noun natin kanina, ga, yung adverbs of degree na paggagamitan natin kay arimas. Translate po natin to. Marami akong pera. Ibig sabihin, mayroon kang maraming pera. I have a lot of money. Translate po natin. Ang bagay natin ay pera. Okane. Ga. At yung ating adverbs of degree na marami ay takusang. Takusang po siya, pero pag pinarounds, silent yung magiging taksang. Tapos yung ating verb na arimas. Basahin po natin. Okane ga taksang arimas. Pag mayroong ako, watashi wa okane ga taksan arimas. Kapag sinabi mo naman yung ibang tao, si Jonah ay maraming pera, Jonah sang wa okane ga taksan arimas. Next po, mayroon akong kaunting pera or may kaunting pera. Okane ga, yung kaunti na sukoshi at yung verb natin na arimas. Okane ga sukoshi arimas. Watashi wa okane ga sukoshi arimas. Pag ibang taong sinabi natin, Jonah san wa okane ga sukoshi arimas. Si Jonah ay may kaunting pera. Dito rin po ay walang particle ang adverbs of degree papunta kay arimas. Nandito pa rin po ang ating particle ga. Sa 11 naman po natin ay bagay ga, adverbs of degree. Yung arimas kanina, ginawa ko lang arimasen. Ginawa nating negative. Dito po yung adverbs of degree na kasama po ni arimasen na negative. Translate po natin ito. Walang masyadong pera. Okane. Ga. Yung wala masyado ay amari. Tapos yung arimasen. Okane ga amari arimasen. Walang masyadong pera. Next, walang-walang pera. Okane ga. At ang ating walang-wala talaga, as in talagang totally wala, ay si Zeng Zeng. Arimasen. Okane ga zeng zeng arimasen. Confirmative question po tayo. May sasakyan ka ba? Ang sasakyan po ay kuruma. Ibig sabihin po car. Kuruma ga mayroon or may arimas ka. Kuruma ga arimas ka. May sasakyan ka ba or mayroon ka bang sasakyan? Ngayon kapag meron, sasabihin mo lang, hai, copy lang po yung verb na arimas. Hai, arimas. Kung ayaw mong mag-direct answer, hai, kurumaga, arimas. Pero kung wala, sasabihin mo lang, iye, arimasen. Ibig sabihin, wala po. Iye, kurumaga, arimasen. Alin man po sa dalawa. Next po, may assignment ba ngayon? Mayroon po tayong adverb time na ngayon or today. Sa unahan po natin siya ilalagay. Kyo. Tapos yung noun natin na assignment ay shukudai. Tapos ga at yung arimas.
Tinatranslate lang po natin ito base po dun sa pattern po natin kanina. Kyo, shokudai ga arimasu ka? May assignment ba ngayon? Kapag meron, sabihin mo ay hai arimasu. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng adverbs of degree, halimbawa, hai sukoshi or taksan, sukoshi na lang, arimasu. Ibig sabihin, opo, mayroong kaunti. Ngayon, kung gusto mo marami, nasa iyo na po ito, palitan nyo na lang po dito. Ngayon, kapag wala po, sabihin mo lang, iye arimasen. Ibig sabihin, wala. Basahin po natin. Kyo, shokudai ga arimasu ka? Hai arimasu. Opo, mayroon po. Hai sukoshi arimasu. Opo, mayroon po ang kaunti. Or, iye arimasen. Wala po. Example pa po tayo. Si Ito Sensei ay nakakaunawa ba ng Nihongo? May tao tayo, kaya mayroon tayong particle wa. Ito Sensei. Particle wa. Ito Sensei wa. Ano yung naunawaan niya? Nihongo. Nihongo ga. Wakarimasu ka? Basahin po ulit natin. Ito Sensei wa. Nihongo ga wakarimasu ka? Ngayon halimbawa ang sagot mo ay hai. Kopyahin mo na lang yung wakarimasu. Direct answer. Hai, wakarimasu. Opo, nakakaunawa or nakakaintindi po. Ngayon, kung ayaw mo naman po mag-direct answer, di kopyahin nyo po lahat. Wala pong problema. Pwedeng, hai, nihongo ga wakarimasu. Or, hai, ito sensei wa, nihongo ga wakarimasu. Ngayon po, kung gusto nyo pong lagyan naman po ng level, yung pagkakaunawa niya sa nihongo, dito po natin ilalagay sa unahan bago po mag-verb hai, yoku, wakarimasu. Ibig sabihin nito, opo, nakakaunawa ng mabuti. Lahat po ng adverbs of degree natin na nakaimas form, pwede nyo pong palitan to yoko, daitai, sukoshi. Ngayon, kapag hindi naman, iye, wakarimasen. Ibig sabihin, hindi po nakakaintindi or nakakaunawa. Ngayon, kung lalagyan nyo rin po ng adverbs of degree, dito nyo rin po ilalagay. Halimbawa po, gamitin natin si amari. Tapos, wakarimasen. Iye, amari, wakarimasen. Ibig sabihin, hindi po, hindi masyadong nakakaintindi. Nasa pagsagot nyo na po yun kung ano po ang inyong isasagot. Pattern number 12 na po tayo. Ang pattern number 12 po natin ay reason, kara, at yung result. Ilalagay po ninyo sa unahan yung pinakadahilan bago po yung salitang kara. Sa Tagalog ay kasi. Yung kara po sa mga naunang lesson, ang ibig sabihin ay from, simula or mula. Tapos po, pag naisulat nyo na po yung kara or nasabi nyo na yung kara, dito nyo po ilalagay yung result, yung pinakakinahinatnan po or kahihinatnan nung inyong dahilan. Example po tayo. Wala na kasing oras, ito yung reason, kaya magtataksi na lang or magtataksi na lang papunta. Ito po yung pinaka-result. Ang una po nating itatranslate ay ang reason. Wala na kasing oras. Yung oras daw yung walang, ibig sabihin ng oras ay jikan. Tapos yung wala, ang particle niya po ay ga. Tapos yung wala kasi bagay, arimasen. Jikan ga arimasen. Ito po yung katatapos lang na pattern natin. Jikan ga arimasen. Lalagay po natin yung kase. Tapos yung kama, after po ng kara. Jikan ga arimasen kara. Ngayon, ano po yung kinahinatnan or kahihinatnan? Magtataksi na lang papunta. May vehicle po tayo. Takushi. Ang particle po ng sasakyan natin ay particle de. Pupunta po ay ikimasu. Basahin po natin. Jikan ga arimasen kara, takushi de ikimasu. Next po. Masakit kasi ang ulo. Ito yung pinaka-reason po ninyo. Kaya ang result or kahihinatnan, kaya iinom ng gamot.
ang ibig sabihin ng masakit ang ulo na sa ating vocabulary po. Atama. Yung atama po ay ulo, particle gap, tapos itay. Ang itay po ay masakit. I-adjective po ito, kaya lalagyan natin ng des para maging magalang. Atama ga itay des. Particle gap po siya, sorry. Particle gap po. Kapag may tinutukoy po tayo sa parts ng katawan natin, particle gap lang po ang ating gagamitin. Tapos, lagyan na po natin yung kase. Basahin po natin. Atama ga itay des kara. Ulitin ko po, nakades po ito kasi ito po ay i-adjective. Tapos, kaya iinom ng gamot. Yun ang pinaka-result mo. Yung gamot, kusuri. Particle o, kasi nang birth. Ang inom ay nomimas. Gagawin mo pa lang. Basahin natin. Atama ga itay deskara kusuri o nomimas. Example pa po tayo. Birthday kasi ng kasintahan, kaya bibili ng bulaklak. Ang reason natin, birthday ng kasintahan. Kasintahan po ay kuibito. Magkakaroon tayo ng no, kasi mayroon tayong ng, kasi yung birthday po ay noun din. Ang birthday ay tanjobi. Basahin natin, kuibito no tanjobi. Birthday ng kasintahan. Ngayon, ang tanjobi ay noun, lalagyan natin ng des para maging magalang. Koibito no tanjobi des. At yung ating dahilan na kase. Koibito no tanjobi des kara. Ngayon, ano ang naging result or kahihinatnan? Bibili ka ngayon ng bulaklak. Ang bulaklak ay hana. Tapos ng verb natin ay particle o. Bagay po ito. Ang bibili ay kaimas. Basahin po natin. Koibito no tanjobi des kara hana o kaimas. Next example po. Busy po kasi kaya walang pupuntahan. Yung busy po ay i-adjective isogashi. Isogashi. Isogashi, lagyan po natin ng des para maging magalang. Isogashi des, busy po. At yung kasi na kara. Isogashi des kara, busy po kasi. Kaya ang kahihinatnan, ang magiging result niya ay wala kang pupuntahan. Ang walang pupuntahan ay doko mo. Tapos yung negative na pupuntahan, ikimasen. Ngayon po, kung gusto nyo magkaroon dito ng particle e, nasa sa inyo po. Pero optional po yun. Nandyan po or wala, okay lang. Basahin po natin. Isogashi desu kara, doko mo ikimasen. Interrogative question po tayo. Doushite. Doushite. Ibig sabihin ay bakit. Pang number 13 na po ito. Ngayon po, yung doushite ay susundan po nung result. Nakikita niya po or nakita yung kinahinatnan or kahihinatnan, kaya po siya nagtanong ng bakit. Ngayon po, ang kailangan po nating sabihin sa kanya ay yung reason. Translate po natin. Bakit hindi ka manonood ng TV? Nasa unahan po ang doushite. At wala po itong particle. Tapos, manonood ng TV, unahin po natin yung bagay. Terebi. Tapos yung ng number, particle o. At manonood. Kaya lang po may negative, hindi manonood. Kaya ang formula natin dito ay naka-negative. Masen. Kasi manonood pa lang po. Gagawin pa lang. Doshte terebi o mimasen. Lagyan po natin ng ka para sa question marker. Doshte terebi o mimasen ka. Bakit hindi ka manonood ng TV? Ngayon po, alimbawa, ang sagot mo or reason mo, marami po kasing assignment. Ang marami, nagkaroon po tayo ng adverbs of degree ngayon. Taksang. Tapos yung sinabi nating marami ay assignment. Shukudai. Tapos mayroon ito, kaya shukudai ga arimas. Taksang shokudai ga arimas. Marami po kasing assignment. Ibig sabihin, mayroon.
na maraming assignment. Tapos, ilalagay po natin sa dulo yung salitang kara. Ngayon, tuldok na lang po, hindi na kama kasi wala na siyang kasunod na sentence sa dulo. Basahin po natin. Doshte terebio mimasenka, taksang shukudai ga arimasu kara. Marami po kasing assignment. Ngayon po, yung pananong na doshte, dapat po kapag sasagot kayo, lagi pong may kara ang inyong dulo. Interrogative question po tayo. Ang pananong po natin dito ay doshte. Doshte. Yung doshte po, nang ibig sabihin ay bakit, susundan po natin ngayon ng result. Nakikita nyo po or nakita po kasi yung result. Kaya nagtanong ka po kung bakit. Ngayon po, ang hinahanap nyo po ay reason or yung dahilan. Translate po natin ito. Bakit hindi ka manonood ng TV? Unahin po natin yung doshte. Wala pong particle ang doshte. Tuloy-tuloy lang po siya. Hindi ka manonood ng TV. Unahin po natin yung bagay. Terebi. Tapos yung po, yung ng verb ay particle o. At yung verb natin ay manonood. Kaya lang po, nagkaroon po tayo ng hindi na negative. Kaya ang formula natin, magkakaroon po ng negative. Sulat po natin. Mimasen. Tapos lalagyan natin ang kasadulo para po sa question marker natin. Basahin po natin. Doshte terebio mimasen ka? Ngayon, halimbawa po, ang sagot mo ay marami po kasing assignment. Ito yung pinaka-reason po ninyo. Ang ating sagot ay nagkaroon po ng adverb of degree na marami. Takusang or taksang. Ang tinutukoy mong marami ay yung assignment. Shukudai. Tapos, marami po kasing assignment, ibig sabihin po nito, mayroon ka na maraming assignment. Kaya, magkakaroon tayo ng particle ga para kay arimas. Yung katatapos lang natin na pattern. Taksang shukudai ga arimas. Tapos, yung kasena kara. Tapos po, tuldok na lang po dito, hindi na kama kasi wala ka ng kasunod na sentence. Ito yung reason natin. Yung result po kasi, ito na. Sorry. Ito na po kasi yung pinaka-result po ninyo. Tinanong na po sa inyo. Ngayon po, lagi nating tatandaan, kapag tinanong po tayo ng pananong na doshte, kapag sasagot po tayo, ang dulo ng ating reason ay lagi pong mayroong kara or kase. Basahin po natin. Doshte terebio mimasen ka, taksang shukudai ga arimasu kara. Ngayon po, si doshte ay gagamitin natin na mag-isa lang po siya. Doshte, ibig sabihin ay bakit? Kung paano natin gamitin sa Tagalog yung salitang bakit, same lang po sa Nihongo. Mag-conversation po tayo. Sinabi ni Aisang, Kongbang, kujima de benkyo shimasu. Mamayang gabi hanggang 9 PM mag-aaral. Sumagot si B, doshte desu ka? Bakit? Or bakit po ba? Sabi ni A, ashita shikenga arimasu kara. Bukas mayroon kasing exam. Yun ang pinaka-reason niya. Nung nagtanong po ng doshte, nung sumagot siya sa reason, meron po siyang kara. Ibig sabihin po ng ashita shikenga arimasu kara, bukas, may exam po kasi. Kung paano po natin gamitin yung doshte sa Tagalog, pareho lang naman po sa Nihongo.